ating panalangin. Let's pray. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga salitang pinagsaluhan namin at salamat dahil meron ka pa rin patuloy na pagtuturo at binubuhos mo yung biyaya mo sa araw na tinalaga mo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy namin makilala ang Panginoong Jesucristo when we claim that He is Christ, He is the way, the truth, and the life. He is the truth. At kapag pinagsasaluhan namin ang mga katotohanan ng inyong salita, pinagsasaluhan namin ang aming Panginoon. Kaya salamat po sa napakagandang katotohanan na ito. Pagpalain nyo kami, samahan nyo kami. We cannot really attain the knowledge that will glorify you if we are apart from you. Kaya humihingi kami ng karunungan mula sa inyo. Patnubayan nyo kami, maging kapakinabangan to para sa bawat isa, hindi lang sa araw ng Panginoon, kundi sa araw-araw na ibinibigay mo sa amin, patuloy na maluwalhati ka namin. Salamat po. Ito yung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So may copy na po ba tayo ng mga nung Bible class, Biblical Anthropology? So this is the third lessons that we have for Theological Anthropology or Biblical Anthropology. Noong unang pag-aaral natin, tinignan natin yung origin of man, yung general anthropology, saka yung biblical anthropology, tapos meron tayong pinaglaban na belief na pinangahawakan ng marami, which is evolution and creation. And then we talk about nung pangalawang session or pangalawang study natin about the human body. At ngayon, ang pag-aaral natin ay patungkol naman sa kaluluwa o espiritu, the man's constitution that is non-material. Non-material o ibig sabihin non-physical. No, walang physical, hindi nahahawakan. So we want to start this study with yung nakalagay na preliminary diyan, sabi diyan, without forgetting the integral unity of the human person as body and soul composite, ang tao ay binubuo ng katawan at kaluluwa. We cannot escape the biblical priority given to the non-material dimension. So, last week, dinaanan din natin ang mabilis yung, though there is a unity in functions, yung body and soul ay, they are united in functions. Let's all remember that the Bible speak about the distinction of the body and the soul. Merong pinapakita o merong sinasabi ang Biblia patungkol sa kahalagahan ng katawan at kahalagahan ng kaluluwa, pero we cannot also we can also see pag dinidistinguish nila ng Bible, napakabigat o merong pagpapahalaga, merong greaterness or biblical priority na binibigay doon sa non-material dimension, which is the soul. Merong bigat. At yung nilagay ko ng mga sample dyan ay yung Matthew 10:28. Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Sabi niya, rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Yung priority dun sa soul. 2 Corinthians 4:16. Hindi namin pinanghihinaan ng hindi kami pinanghihinaan ng loob, bagaman ang aming panlabas na pagkatao, yung outer self, panlabas, katawan, ay nabubulok. Tapos binibigyan naman ng panibagong lakas sa araw-araw ang aming panloob na pagkatao, inner self. O again, though the body is not the top priority, we do not say that we don't give importance. Kapag sinabi natin na ang katawan ay less priority than the soul, hindi natin sinasabi na hindi natin pinapahalagaan yung katawan. Again, kasi yung kagad yung ano eh, yung kagad yung parang paratang sa mga nagsasabi na palagan mo yung kaluluwa tapos hindi naman pinapahalagaan yung katawan. Dito pinapakita 2 Corinthians from outer to inner. So, meron lang pagbibigay ng emphasis, no? We view man as a whole. Buo. At pag sinabi natin buong pagkatao, body and soul, from the outward and then from the inward, hindi natin pinaglalaban. Kaso ang karamihan, pinaglalaban yung katawan at yung kaluluwa. No? Yung mga paniniwala na kapag kailangan less, dapat ano, no? Ano, pahirapan mo yung katawan mo para sa kaluluwa mo. May mga ganong cases, if we rightly apply it,
just to give importance to the soul or to the spirit, pero merong balance na kagaya ng sinabi natin nung nakaraan when we studied the body, na itong katawan ay ginagamit para sa sanctification ng ating kaluluwa. No? Mas ginagamit siya, it work hand in hand, body and soul. Kapag inalagaan mo yung katawan mo, mas matagal yung paglilingkod mo sa Diyos. So, hindi dapat pinaglalaban, magkakampi. As in, yung pinagsama ng Diyos, ang naghihiwalay lang naman yan, kasalanan. Laging ganun yung principle, no? Yung pinagsama ng Diyos, pag naghihiwalay yan, eh, kasalanan lang yung naghihiwalay diyan. So, again, let's understand na hindi magkalaban ang katawan at kaluluwa. Hindi natin pinaglalaban yung physical and non-physical, but the unseen, yung hindi nakikita, yung non-physical has weightier importance and has eternal consequence. So, yun pa yung bigat, no? Merong eternal consequence when we don't give the priority sa kaluluwa. So, kapag pinapanalangin natin ang paggaling ng physical na katawan, we have greater desire for the soul. Hindi lang, gusto ko lumakas yung tatay ko. Hindi, ang gusto ko, makasama ko yung tatay ko sa walang hanggan. Ganun yung ano mo, pag nananalangin ka sa mga nag-aagaw buhay, ang panalangin mo, hindi lang maisalba siya sa isang araw, kundi magkaroon siya ng buhay na pangwalang hanggan. We pray beyond physical healing, healing that is spiritual. We plead for physical needs, but we should plead all the more sa pangangailangang pangkaluluwa. So, napakayaman ng mga salitang ginagamit. So, note natin, napakayaman ng mga salitang ginagamit para ilarawan yung kaluluwa as non-material constitution ng tao. We see in the Bible na ginagamit yung salitang mind, yung heart, even conscience. At kapag sinabi natin na ang kaluluwa ay non-material, sabi ng Reformed Systematic Theology, hindi RFS ata yung nakalagay dyan, no, reason for selling. Hindi. RST po yan. Magkamali ako. So, hindi, actually ang iniisip ko, Reform Systematic, RFS na lang nilagay ko. Naalala ko, parang sa Facebook ko nakikita yun, na RFS. Anyway, ang sinabi ng Reform Systematic Theology, ito'y hindi nakikita o nahawakan, like angelic spirit that we cannot really detect using spiritual or scientific instrument, no? Kaya huwag kayong maniwala dun sa mga device para ma-detect yung kaluluwa. Kadalasan yan, kakanood ng Ghostbuster o kaya kay, ano, kay Ed Kalawag, no? Yung mga gabi ng... Meron silang device, physical device, para ma-detect yung non-material. Na parang pang sinasabi nila na yung non-material ay force lang. Na parang ganon. Again, imbis na hindi mo nakikita, yung mga hindi nakikita, nakikita mo tuloy. Kaya yung mga bata, no? Supposed, alam mo yung may mga apparition, minsan, ano, sobrang takot ko sa multo ng bata ako. Yung nakita kong sampayan, akala ko multo eh. Alam mo yun, yung parang, hindi naman ako dapat nakakakita ng ganun, pero yun yung nakikita ko, dahil yun yung pinaniniwalaan ko. Pero again, we're talking about non-material, hindi nakikita, pero pinipilit ko na gusto kong makita. No? Kung hindi nakikita at hindi nahawakan, paano natin mapapatunayan? Kung may hindi nakikita na dapat natin makita, tandaan natin, hindi multo yun, kundi ang Diyos. Ito yung dapat natin laging tinuturo sa ibang mga tao. Kaysa yung hinahayaan natin yung greater influence ng culture ng mga tao sa paligid natin about the ghost that should be unseen, dapat ang ituro natin at lagi natin pag-usapan ay patungkol sa Diyos na hindi nakikita, na pwede nating makita through His ways. May mga kaparaanan ng Diyos. Isipin mo yun, kung ang bata, tinuruan mo patungkol sa multo at nakakakita ng multo dahil sa mga pagtuturo lang na yun. Isipin mo, what more would it benefit yung sa mga taong nakapaligid sa atin kung ang tinuturo natin sa kanila ay mga katotohanan ng Diyos. So, again, hindi scientific instrument yung kailangan natin para makita natin ang Diyos. Ang kailangan natin ay yung salita ng Diyos, kaparaanan ng Diyos, mainly
the scripture. And we know and believe yung mga certain truth about the soul because God has revealed it in His Word. Kaya ito muna yung maging pundasyon natin kasi baka maging tanong, ba't ka maniniwala sa hindi nakikita? Simple lang, sinabi ng Diyos sa salita niya. Ipinahayag ng Diyos at pinaniniwalaan ko kasi. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, kasi nasa ibang posisyon ka. Ako, nakatindig ako sa salita ng Diyos, ikaw, sa katumitindig. Sa narinig mo, na kwento, na pinagpasa-pasa ng lolo mo. No, again, ano yung truth? At sinasabi natin yung Biblia, yung katotohanan. Na umalis ka diyan, magkakaroon tayo ng conflict with regards to the discussion of soul. Okay? So therefore, our understanding about the soul or spirit should always be guided by the teaching of the scripture. Sinasabi natin na may kaluluwa kahit hindi natin nakikita. Bakit? Simple, sinabi ng salita. Ito yung isa sa mga argument ng mga Sadducees. Hindi sila naniniwala sa resurrection because they denied the existence of the spirit and even angels. So, nalaman ko na kaya hindi sila naniniwala sa resurrection eh dahil parang dinideny din nila yung katotohanan patungkol sa espiritu at sa mga anghel. Sadducees to, ha, mga religious influence din to ng mga Hudyo before. Kaya nag-aaway din sila ng mga Pharisees kasi ang mga Pharisees naniniwala sa resurrection. Bakit? Kasi naniniwala sila sa kaluluwa. Pero yung mga Sadducees pala, hindi sila naniniwala sa spirito at maging sa mga anghel. Pero kinorekt po ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 22, kapag binasa mo, kinorekt ng Panginoong Hesukristo yung mali paniniwala ng mga Sadducees by telling them that the God of Abraham, Isaac, and Jacob is not the God of the dead, but the God of the living. So sinasabi niya na parang, maging sila Abraham, sila Isaac ay nananatiling buhay. Bakit? Not on the basis of their body, but on the basis of their soul. Kaluluwa, no? Dahil sa kaluluwa na nagpapatuloy. Merong kaluluwa. So when we speak of the immortality of the soul, we are saying that soul cannot be destroyed by physical death. Yun lang yung sinasabi natin kapag immortality, hindi natin in the sense na immortal kagaya ng sa Diyos. No, sinasabi lang natin na immortal yung kaluluwa in the sense of the physical. Hindi siya mapapatay. There's no physical death on the spiritual. Ecclesiastes 12:7, sinabi rin na babalik ang kaluluwa sa Diyos na nagbigay nito. If we don't believe in the existence of the soul, we also deny Christ and His teaching and we cannot claim yung sinasabi ni Paul na for me to live is Christ, to die is gain. Kasi tapos na eh. Wala pa lang kaluluwa eh. Hindi mo masasabi na kapakinabangan ng kamatayan kung ang paniniwala mo ay walang kaluluwa. Deuteronomy 4:9, we ignore even this wonderful word of the Lord. Ingatan mo ang iyong sarili, ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Biro mo salita na ng Diyos ang nagsasabi na may kaluluwa. At dahil may kaluluwa, ingatan mo ang iyong kaluluwa. At paano ko iingatan yung kaluluwa? By diligently taking care of our soul, by remembering, believing, and treasuring the Word of God, yung mga salita ng Diyos. Ngayon, sagutin natin yung tanong, how many parts are there to man? Ilan nga ba yung bumubuo? How do we distinguish yung composition ng tao? Are there two immaterial constitution? Meron bang dalawang non-physical, non-material na bumubuo sa tao? And among the evangelicals, merong dalawang popular view na makikita natin, yun ay yung trichotomy and dichotomy. Tri means three, ibig sabihin, pinaniniwalaan ng tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Yan yung paniniwala ng mga nag-hold ng trichotomy. At karamihan na nag-hold ng trichotomy, these are churches or these are believers na part ng isang iglesia na wala, kadalasan lang, as I observe, walang creeds and confession. Naalala nyo nung nakaraan, tinitignan natin na yung mga reform in the history, yung mga article, Athanasians, Heidelberg, they claim or
kasama to sa mga tinuturo nila na doctrine na ang tao ay binubulang ng dalawa at ito ay katawan at kaluluwa. At yun mismo yung sinasabi ng dichotomy, di, duo, dalawa. Okay, dalawa lang ang bumubuo sa tao. Ito yung hinuhold ng karamihan sa mga Reformed churches or yung history ng church na nag-hold sa mga pinasa na mga belief din. So, meron pang isang paniniwala actually, mga outside the evangelical o yung mga non-evangelical. Yung tinatawag na monism, isa lang ang bumubuo sa tao. Pag namatay ang tao, wala na. At karamihan ng mga tumalikod at karamihan ng mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos o sa sinasabi ng Diyos ay ganito. Alam mo yung kumakalat na ang tao pag namatay, ano lang, wala lang, natapos lang. Yun yung ibang paniniwala. Kasi nga, hindi sila naniniwala na after death, meron pang soul. So, tignan natin. So, ang focus natin, hindi dun sa non-evangelical, kundi dun sa dalawang view na hinuhold na among evangelical, which is trichotomy and dichotomy. So, ang position ng karamihan ng mga Reformed churches, wala akong na-encounter na Reformed church na ang hold ay trichotomy. Karamihan ng alam ko ay dichotomy. Again, hindi babaguhin ng isang Reformed Church kung ano yung mga pinasa-pasa na sa kanila na established truth na. So, tignan natin yung mga scriptural arguments at maging yung responses for trichotomy. Okay? So again, feel free na pag-usapan yung about this kasi napakarami pang mga verses actually na hinuhold. Again, hindi natin inaatake yung trichotomy without any scriptural basis at maganda rin na makita natin na yung mga nag-hold ng trichotomy, they hold something in the scripture. Meron silang biblical basis din doon sa mga pinangahawakan nila. Pero tignan natin yung mga common scriptural argument. Ang ginagamit ng mga nag-hold ng trichotomy ay 1 Thessalonians 5.23 kung saan sinabi, "May the God of peace himself sanctify you wholly, buo, and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." So, dyan o, 1 Thessalonians 5.23, malinaw. Soul, spirit, and body. Okay? So, ang response natin, Paul is not saying that the soul and spirit are distinct entities, pero binibigyan lang niya ng emphasis yung immaterial. Di ba sinasabi natin merong greater weight? So, yung soul and spirit has a greater weight. Ay, magiging problematic ito kapag inisip natin na pinaghihiwalay ni Paul kasi magkakaroon ng contradiction with the other scripture. Nung sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas, pag-iisip, buo mong kaluluwa. Ibig ba sabihin, yung pag-iisip kasi ginagamit rin na terminologies about inner man eh. So, ibig ba sabihin nun, iba pa yung pag-iisip, iba pa yung kaluluwa, iba pa yung lakas, iba pa yung, alam mo eh, parang nagkaroon na ng different parts kapag magiging consistent tayo with our interpretation. So, argument 2, Hebrews 4:12. Again, that's yung sa 1 Thessalonians 5, pinapakita lang dito yung pagbibigay ng emphasis doon sa soul and spirit. Soul and spirit is to give greater emphasis compared to the body. So, Hebrews 4:12, argument 2. The word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow in discerning the thoughts and intentions of the heart. So ito rin yung sinasabi ko kanina, no? If we are to be consistent in our interpretation, then there are no less than 6 distinct parts of human. Merong soul, may spirit, may joints, may marrow, may thoughts, may intents. 6 na. No, nagkakaroon ng problem
kapag binasa natin to na para bang ang daming hati. Pero kung titignan lang natin, ang hatian lang yan, non-material and material. Non-physical and physical. So, meron pang mga ibang verses eh. Pero, ayan, sa 1 Corinthians, meron din. Pero hindi ko na yun iano dahil hindi naman na siya common. Pero, tingin tayo dun sa other arguments for those who adopt trichotomous position. At argument 3, sinasabi nila, spirit is what makes us different from animals. Kita mo? Merong espiritu dahil ito mismo yung difference natin sa mga hayop. At ang tugon natin dyan, hindi yung espiritu yung kaibahan natin sa hayop, kundi yung spiritual abilities natin that God has given to both our bodies and soul. Hindi yung, kung iisipin mo, titignan mo yung katawan, iba na. Maging yung soul ay may mga abilities to communicate and relate to God. Hindi lang espiritu yung salitang ginagamit sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, kundi maging kaluluwa. Kung sinasabi natin na meron pang espiritu, eh ang kaluluwa nakikip-connect din, nakikipag-ugnayan din sa Diyos. So hindi spirit yung sinasabi natin na part ng tao na nakikipag-communicate lang sa Diyos. Sabi sa Luke 1:47, my soul magnifies the Lord. This shows na yung kaluluwa ay sumasamba at nagagalak sa Diyos. Spirit and soul can be used interchangeably. Iyon yung mahirap i-deny sa scripture eh. Ginagamit ang soul, ginagamit yung spirit interchangeably. For example, sa Old Testament, sinasabi niya, the soul departs from the man. Tapos, ang Panginoong Jesucristo nung mamamatay siya, no? I commit to you my spirit. So, interchangeably, ginagamit yung non-material, which is soul and spirit. Maging katawan ay ginagamit natin para makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lang espiritu. Kung magkakaroon tayo ng i-distinguish natin yung spirit separate pa from the soul, ha? Ang sinasabi natin, yung katawan, ginagamit para sa Diyos. Yung kaluluwa, ginagamit para sa Diyos. Material and non-material dapat ginagamit natin para sa Diyos. So hindi spirit yung distinct sa atin with the animals, no? Ano pa? Our bodies will also be resurrected and live with God forever. Our body is used as medium for sanctification. Minsan ang pagpapakababa ng kaluluwa ay makikita natin sa pagluhod ng tuhod. Parehas 'yan. So yung tuhod mo ginagamit mo para sa Diyos. Yung kaluluwa mo ay ginagamit mo para sa Diyos. So, hindi na natin parang ihiwalay mo pa na espiritu mo lang yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya, merong fourth argument dyan. But again, let me just read, therefore, we do not have to say that we have a part distinct from our soul and bodies that makes us different from animals, for our soul and bodies relate to God in ways animals never can. Wala kang makikitang hayop na umiiyak dahil sa kagalakan niya na sambahin ng Diyos. Wala. Wala kang hayop na makikita na sumasamba sa Diyos sa paraan ng pagsamba na dinisenyo niya sa tao. So, ito yung argument number 4 na sinasabi ng marami. Our spirit is what comes alive at regeneration. No, yung trichotomies argue that when we become a Christian, our spirit comes alive. Patay yung spirito na buhay nung naging Kristiyano ka. But if Christ is in you, although your bodies are dead because of sin, your spirits are alive because of righteousness. Yan yung sinabi sa Romans 8:10. Pero anong magiging tugon natin dito? Ang spirito nga ba natin ay nabuhay lang nung tayo ay na-regenerate? Again, the human spirit is not something that is dead in an unbeliever but comes to life when someone trusts in Christ. Because the Bible talks about unbelievers having a spirit that is obviously alive but is in rebellion against God. So, pinapakita na maging ang unbeliever ay may espiritu. Pero, yung terminologies na patay, dapat maintindihan natin properly. So, gusto ko lang mag-cite ng mga example kung saan pinakita na merong espiritu maging unbeliever. Kay Nebuchadnezzar sa Daniel 5:20,
dinescribe doon na his spirit was hardened so that he dealt proudly. Yung pag ano kay Nebuchadnezzar, ano yung description sa kanya. Yung mga unfaithful Israelites, sabi doon sa Psalm 78, their spirit was not faithful to God. Merong mga Israelita na hindi talaga mananampalataya, hindi tunay na mananampalataya, at ang description sa kanila, they are not faithful to God. Pero tingnan natin yung Romans 8:10. Sabi diyan, your spirit are alive because of righteousness. Buhay daw yung spirito mo dahil sa katuwiran. Eh, ang ibig sabi, anong ibig sabihin o pinapatungkulan dito ni Pablo? Ang pinapatungkulan niya lang dito, eh, patay in relation to God or alive in relation to God. So kapag binasa natin yung Romans 8, kailangan natin makita yun na pinapatungkulan nito yung ugnayan natin sa Diyos. He does not imply that our spirit were completely dead before, only that they were living out of fellowship with God and we are dead in that sense. Walang pakikitungo o walang pakikipag-ugnayan sa Diyos, at yun yung ibig sabihin ng patay dito, no? It is not just that one part of us called the spirit has been made alive. Biro mo, buong pagkatao natin ay bagong sangnilikha kay Kristo. So again, if we would argue na yung espiritu lang natin ay nabuhay lang through regeneration, ang sense lang nun, yung tayo ay nagkaroon na ng ugnayan sa Diyos. Pero hindi natin sinasabi na distinct pa yung spirit sa soul. Okay? So ang espiritu is not additional part of man nung naging Christian tayo. Ah, unbeliever ka, wala pa yung spirit sa'yo. O kung may spirit ka man, patay. No. Hindi to additional sa tao. So, siguro kung may mga question with regards to that, try nating i-address later. Pero, tignan natin. Doon sa mga binabasa ko, yung reference natin for this study, yung kay Pastor Noel, dalawa pang study talaga eh. So, nag-alat siya. Sabi ko, bakit meron pang isang study? Ang inalat niya ay yung origin of human soul. Kasi pag discussion naman ng patungkol sa kaluluwa, madalas naman pinag-uusapan yung immortality, immaterial ng kaluluwa. Yun lang, dun lang umiikot, and maging yung different views about the soul, yung distinction niya sa soul and spirit, kasi yung iba pinaghihiwalay pa, no? Tapos ito, so the origin of the human soul na pinaniniwalaan ng maraming theologians, tatlo yung paniniwala nila na pinagmulan ng kaluluwa. Pero dito lang ako nag-draw talaga ng conclusion. Ang gusto ko lang is makita natin yung na we are accountable to God. We are answerable to God who is the origin of man. So, ano yung tatlong view? Merong pre-existent view, tradition view, at yung creationist view. So, tingnan muna natin yung pre-existent view. Ito yung unang pagtingin na pinagmulan ng kaluluwa. Sabi nila, soul existed in a previous state and was just implanted into the body. Meron ng kaluluwa noon. Tapos, nung nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng medium, yung kaluluwa pumasok doon sa katawan. So, the soul of people, ang paniniwala nila ay nasa langit. Actually, nakakakita ko ng mga animation na katulad nito eh. Yung isa sa mga pinapanood nung anak ko, na yung mga kaluluwa nandun sa parang langit, sinisilip nila yung nasa mundo. Kapag may ipinanganak, tatalon yung kaluluwa sa langit, papasok na siya dun sa ano. Actually, ito rin yung paniniwala ng mga tao na ibang religion, like they believe in reincarnation. Meron ng kaluluwa, tapos pag merong pwedeng saniban, sasaniban. Ayan na rin yung mga napapanood natin, no? Mga ligaw na kaluluwa sa sanib dun sa tao. So, nanggaling yon sa ganitong influence. They believe that the soul already existed prior doon sa body. So, hindi ito yung hinuhold ng Roman Catholic or ng mga Protestant, kasi yun nga, napakadelikado ng ganitong
paniniwala at walang support sa Bible with regards to this view. Yun naman yung what really matters eh. Meron bang sinabi yung Bible patungkol doon sa, kahit sabihin natin na maganda yung ideya ng kaluluwa nandyan na, tapos, again, sinusuportahan ba yun ng Bible and walang support yung Bible patungkol dito. So before we were conceived in the womb of our mothers, we simply did not exist. Walang kaluluwa nung hindi pa tayo hindi pa tayo kinukonceive ng ating mga magulang. Yung pangalawang view ay yung tradition view. Tinuro to ni Tertullian. So, kung Tertullian fanboy ka, hopefully hindi ka agad ito. Tinuro ni Tertullian. Again, maging kung Calvin fanatics ka hindi naman kagad lahat ng pinangahawakan ni Calvin pinangahawakan mo. Let's not fall to that kind of error na pinangawakan ni Tertullian, therefore it is the truth. Hindi ganon. Ang truth ay, ang nagsasabi ng truth ay ang scripture. So, we need to go back to the scripture. So, nagsimula na tinuro ni Tertullian at itong view na to, it holds that human parents generate the soul of a child just as they generate the child's body. So, again, ang paniniwala kasi nila, yung derivation ng soul ng mga tao ay galing sa parent soul. So, pag pinag-aralan mo naman siya, meron talagang parang meron ding sense. For example, sinabi nila yung Genesis 2:2. In-end na ng Diyos yung creation niya on the seventh day. Genesis 2:2. Tapos na. So, yung disenyo niya dito sa mundo, magtutuloy yan. Hindi na kailangan. Again, may mga supernatural pa, may mga creation. Hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos na hindi na gumagawa ang Diyos. Pero ito yung arguments nila. Tapos na lahat ng paglikha nung seventh day na mahinga na ang Diyos. So, pangatlo, yung creationist view. Ako, bago lang sa akin talaga yung tradition, saka yung itong view na to about origin of the soul. Itong creationist view, ito yung mga pinangahawakan na nila Calvin. Yan. Nila Jonathan Edwards. Hindi ko alam eh, conflict yung sinasabi ni Reformed Systematic Theology sa sinasabi ni Grudem patungkol sa mga nag-hold ng view. Pero it doesn't matter kung sino man yung nag-hold ng view. So yung reference ko about creationist view na kiniklaim ni Calvin and ni Jonathan Edwards ay nakuha ko from Reformed Systematic. Si Grudem, ang sinasabi niya, ang hold pa daw ni Calvin, tradusyon eh. So, I don't know kung ano talaga. Pero again, regardless, let's understand first yung creationist view. God makes each individual out of nothing at the beginning of each human life. Ang pinaniniwalaan natin, God created the soul. Okay? Ang nakalagay na note dyan, the major reason why this position is why this is the position of most historic reformer is because of their belief that the human spirit is a simple spiritual substance. Yun lang sinasabi niya, simple lang. Spiritual substance cannot be produced by the physical matter of the body. Hindi magpo-produce ng spiritual yung physical without God, no? Hiwalay sa Diyos. So neither human bodies nor spirit can produce a new soul. So again, kagad sa tradition view. It must directly be created by God. Pero bakit hinuhold to ng marami? Pero syempre, dahil lamang sa mga nakita sa scripture din. Though hindi directly sinasabi sa scripture, pero we cannot ignore yung mga scriptural text. Hindi ko ata nalagay dyan, yung Psalms 127:3. Sabi doon, tinawag ang mga tao na heritage from the Lord, galing sa Diyos, the fruit of the womb, a reward. Pinapakita nito na not only the soul, but also the entire person of the child, including the body, is a gift from God. Si Isaiah, sa Isaiah 42:5, sabi doon,
spirit to those who walk in it. Yung mga tao daw, ang Diyos daw ang nagbigay ng hininga at nagbigay ng espiritu sa kanila para makalakad dito sa mundo. Pero yung pinaka-striking sa akin, yung Zechariah 12:1, sabi doon, ganito ang sinabi ng Panginoon nang naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. So, ang sinasabi lang ng creationist view, ang Diyos ang may likha nung kaluluwa at nilikha niya yon upon conception nung ano. Hindi natin alam kung saan doon, kasi pwede mo pang himayin yon, pero I don't want to be technical about it. Parang yung Ordo Salutis, ano? Hindi natin sinasabi na may order, pero hindi mo alam kung kailan talaga siya nangyari. Hindi natin alam. So, the conclusion that we have here is yung isang sinabi ni Augustine, our soul was created by and for God and is therefore never quiet till it rests in God. Eh, sabi nga, kahit makamtan mo ang buong mundo, no, wala pa ring satisfaction in it. Pero the soul will never rest until it rests in God, no? Habang hindi niya nasusumpungan ng Diyos, eh mananatiling balisa ang ating mga kaluluwa. In whatever way God made form the soul, tanda natin, anuman yung paraan kung paano nabuo ang kaluluwa, malinaw sa scripture that He makes every individual human being in both body and spirit. Kung gayon, we must acknowledge our dependence upon God and recognize that we owe to Him the submission to every part of our being, body and soul, heart and soul, no? He is sovereign over souls and we are accountable to Him. Mananagot tayo sa Diyos. And bilang pagtatapos yung sinabi ni John Flavel, parang summary lang ng ano doon, if the soul be lost, the man is lost. Doon sa isang binabasa ko na libro ni, na actually nadaanan namin yung kay Joel Beakey saka Heidi Borman na book, God's Alphabet in Life, ang introduction niya doon is yung Deuteronomy 4:9 pa rin. Ang sinasabi niya, be diligent in taking care of your soul. Dahil nag-a-agree siya kay John Flavel na kung ang kaluluwa ay lost, the whole man is lost. Ganon ka-importante yung usapin ng kaluluwa. So, again, we open this floor sa discussion, question and answer. Mga additional, at kung may tanong, sige, let's start. Paul. Clarification na pastor. Sorry po. Clarification, pastor. Doon sa creationist view, ang emphasis po nito is yung sa soul, no? So, ano po ito? Gusto ko lang siya makategorize, pero although naiintindi ako na ano yung mas malawak pa doon, pero ang naisip ko kasi, ibig sabihin ba yung tao yung gumagawa ng katawan tapos ini-infuse ng Diyos yung soul? Or ano yon? Kasi since tayo ay iisa bilang soul and body, is it not just the soul na yung Diyos yung nagbibigay, pati yung body doon sa creation? Paulit nga nung ano, dulo. Na-struck ako doon sa part na yung tao yung gumagawa ng katawan. Kasi meron sa Psalms na ang Lord pa rin yung naghihibla. Yung nagtatahi, parang bumubuo ng katawan. Kasi not every human can really create a body. Pero sige. Ayun po. Siguro clarification lang din sa creationist view, since yung emphasis niya dito sa note ay about the soul. Uh-huh. Meron bang distinction na yung tao yung may parang duty sa body in making the body, tapos yung Diyos yung nag-infuse ng soul? Or since tayo ay isang body and soul, both Diyos, ang Diyos ang gumagawa ng pareho.
sa process. Ayun, yung last part na sinabi mo, yung Diyos yung gumagawa ng parehas. Actually, kahit ang mga tao, di ba, minsan makikita mo pag hindi sila magkaroon ng anak, nananalangin pa rin sila sa Diyos. At yung mga hindi dati nagkakaanak, after many attempts that they have, binigyan sila ng Diyos. So, parang tayo yung vessel, ano, para lumikha ang Diyos. Pero, with regards to the creation or origin, it's both soul and body from God. Okay po. Mayroon din pa magtanong? Sige. Sige po. Next na tanong, Pastor, since ito yung malinaw sa akin ngayon, mamaya may isa pa po. Doon po sa sinabi na sa Matthew ba yun, yung do not fear yung nagde-destroy ng body, but fear the one who can destroy both body and soul. Yun bang, kasi yung sa ibang synoptic, I think ang ginamit na word is hindi destroy, pero kill eh. Diba? So ano yung sense nung kill the body and kill the soul? Is it both na sense na pinapatay yung body, kagaya ng pagpatay din sa soul? Or paano natin intindihin yung killing the soul? Ayan, kaya ako binanggit kanina yung immortality of the soul. Kasi merong iba ang perception nila with the immortality of the soul. Kaya may exception kagad na the soul cannot be killed by physical. Pero ang Diyos, yung immortality of the soul is not the same immortality in the sense of what we know immortality about God. Hindi ganun yung kaluluwa. Kung loloobin ng Diyos na patayin ang kaluluwa, kaya niya. Pero it's for our understanding na merong kakayahan ng Diyos at maging tayo, when we are given the soul, this is still limited kung paano to dinisenyo ng Diyos. So merong ganung sense. Hindi siya parehas ng immortality na para bang kayang patayin to ng something physical, kaya non-material. Ang may kakayahan nito ay yung above sa spiritual realm, which is God himself. God is spirit. By the way, hindi pala tinawag ang Diyos na kaluluwa. Gusto ko lang i-add yun para maano. Kasi isa sa mga naging striking sa reading ko din, yung part na sinabi ni Pastor Noel doon sa material niya, na hindi kailanman tinawag yung... Kaya nagkaroon ng parang distinction pa. Pero anyway, yun lang yung ano ko. Hindi ko alam kung paano pa i-expound eh. Pero... Ayun, yung immortality na tinutukoy natin is against physical death. Hindi kaya ng physical. Pero, in a way, hindi kayang i-describe din kung paano yung kaluluwa ay parang pinapatay, no? Parang, kasi merong continuous eh, yung eternity na tinatawag natin. Pero ang more doon ay suffering at pagpaparusa, puot at galit ng Diyos. So, and si last na follow-up na ito, tapos mamaya bago na lang ulit. Sige. So yung kill the body, Pastor, meron siyang sense ng cease of existence ng body, tama? Tapos yung killing ng soul is hindi siya cease of existence ng soul, pero torment? Parang ganun. At least yun yung understanding ko with sa Matthew. Kayang puksain ng Diyos. In torment, kasi yun yung nireveal sa scripture. Pero sabi ng mga theologians, dun sa ilang nabasa ko, pwede talagang kayang gawin ng Diyos na non-existent yung soul. Kayang gawin yun ng Diyos. Thank you, Pastor. Pero, to be honest, isang lesson to ni Pastor Noel, hindi ko na sinama yung mga underlying ano. Kasi, to be honest, new to sa akin. Sinama ko lang kasi nadaanan na yung immortality, nadaanan na yung immaterial, magandang maging daanan din yung mga terminologies for us to further study rin. Kasi, hindi ako nagko-conclude na creationist view agad yung ano ko, or tradition. Kasi hindi ko pa talaga siya na pag-aaralan. Nilatag ko lang kung ano yung different views, at least in the history of the Christian faith. Thank you.
ang tanong ko pas is, ano yung effect kung kanina kasi puro argument tayo about trichotomy. So, ano yung effect kung naniniwala ka about trichotomy at hindi ka nakalean dun sa dichotomy na inaano ng scripture? Parang gano'n. Anong danger nga lang gano'n? Ano yung difference? Danger. Nung trichotomy, belief, parang gano'n po. Magandang question yung art, yung about sa ano yung magiging danger kung ang belief mo ay trichotomy. Actually, dito yung part na merong mga belief pa, yung among evangelicals na yung argument number 4 na parang yung spirit ay create lang na parang nagkakaroon ng ano nagkakaroon ng maling interpretation with regards to regeneration. So merong mga mali, hindi ko nakita yung mga list of ano eh possible problem kapag trichotomies yung view mo at versus dichotomy yung view mo. Ang nakikita ko lang yung sa perception with regards to the angels and the animals, pero wala akong masyadong ano. Pas, meron ka? Ano yung ang tanong kasi is danger kung ang hold mo ay trichotomy and kung ang hold mo dichotomy. Ano yung mga possible danger? Ako nakikita ko kasi hindi mo na na-hold yung truth na sa scripture. First part yon. Kasi parang hinold yung trichotomy's view based lang doon sa mga lumabas doon sa mga confession na pinasa among the evangelical. So, mahirap i-elaborate yung mga different flaws na lalabas doon. Pero alam natin na kapag lumabas ka sa katotohanan, merong effect yon later on. Pero wala pa akong nakitang list na danger for those who hold the trichotomy's view and dichotomy. See, may dadagdag ka, Jero. You know. and ako, personally, hindi ko talaga siya alam kung ano yung danger ng nag-hold ng trichotomy sa nag-hold ng dichotomy. Pero ito yung sa on my own experience, nung hindi pa ako familiar sa creeds and confession, ito yung hold ko kasi mas madaling maintindihan. Ha? Tinuturo sa ano, kaluluwa at espiritu. Pero yon, baka understanding sa ka-interpretation din sa scripture about soul and spirit yung magiging problem natin later on. Pero wala ko pang nakita na parang great weight na magiging danger for those who hold trichotomy and dichotomies view. Pero kung meron kayong naiisip, feel free to let us know kasi hindi ko rin ano. Ay, yung kay ano ba yan? Related, okay. Yoga. So, actually, question ko yon kung ano yung paano yung treatment natin sa mga Kristiyano na nagpa-practice ng yoga kasi yung session nila, they're connecting to their, kunyari, ancestors, tas parang ano, lumihiwalay daw yung kaluluwa sa katawan na parang naging superhuman sila, ganon. May mga Christian na gumagawa nun. So, paano natin sila, kailangan ba ng correction dun sa bagay na yon na danger yan sa'yo, kapatid? Hindi mo dapat yung ginagawa? Or okay lang, napabayaan natin sila kasi nagiging healthy sila, yung katawan nila nagiging healthy, sumisexy sila, or nagiging hiles sakitin, ganon. Hindi ko alam yung ano yung truth about it about sa mga nag-yoga. Pero meron encounter tayo, like when we are sleeping, meron para tayong sinasabi na nakikita natin yung sarili natin when we are sleeping. But it doesn't mean na humiwala yung kaluluwa natin doon sa ating katawan. So, medyo ano siya, medyo malabo sa akin yung sa yoga. Pero ang problem nun, ang basis mo ng truth ay yung personal experience. Dahil naranasan ko siya, therefore it is the truth.
parang ganun yung isang nakikita kong danger about yoga. Na parang kinikwento ko sa iba dahil naranasan ko. Pero ang nangyayari, it goes against dun sa sinasabi ng scripture. Pero yung kay Paul, special and extraordinary yon, yung dinala yung spirit niya to the third heaven. At ngayon, ang nangyayari at pinag-uusapan at tinahangad ng marami, ma-experience yung third heaven on their own capabilities. Without, actually, maging yung paghingi mo nga sa Diyos ng ganong experience kagaya ni Paul, medyo questionable eh. Bakit gusto mo samantalang meron ng written? Kung saan pwede mong maranasan ang Diyos. When you are connecting to God, are you trying to invent your own ways rather than the ways of God? Parang ganon. So, anong mabisang paraan para magkaroon ka ng connection with the Lord? Is it the human way or God's way? Hindi kaparaanan ng Diyos yung sinasabi na ano. Kung magme-meditate ka, pag-meditate natin salita ng Diyos, kaparaanan pa rin ng Diyos. Hindi yung sarili nating invention and then, well, it's good for them na nagiging healthy sila when they do yoga. Pero, again, hindi siya yung kaparaanan din ng Diyos. Pero before yung kay Monica, meron bang ano? Dun sa question ni ano? Interested din ako eh. Danger pass. Hindi talaga full-blown trichotomist. So pero pag naniwala sa official trichotomy talaga, doon na maniniwala na ang masama katawan, ang sa Diyos, yung spirito, yung kaluluwa neutral. Yun na yung full-blown. Pero kasi kadalasan sa congregation, sa laymen, hindi naman nila pa nakikita yung full-blown na ganun eh. So pero kapag naniwala doon, yun yung magkakaroon ng false perception na katulad ng sinabi mo, Pas, na ang katawan pwedeng para sa Diyos, ang kaluluwa para sa Diyos, ang nakikita lang nila na may connection sa Diyos, yung spirito lang. Ah. In which, yun yung isa, false perception kung sino tayo. Maling paniniwala tungkol sa sarili, tapos sabi mo nga, Pas, maling interpretation ng scripture. Ah. Kasi hindi lahat ng mali, great error agad. So, kaya mahirap siya i-distinguish sa, lalo na sa mga ganitong view. So, yun lang, Pas. Thank you, Pastor. Actually, try ko, balikan kita, Deacon Manny, with regards to that. Kasi, medyo nag-trigger din sa akin ng curiosity o nga, no? Ano yung mga danger of holding that. Pero, again, sa ano talaga natin, minsan later on pa natin makikita eh kung ano yung danger. Basta, kung makita natin na again sa truth na tinuturo ng scripture or wrong interpretation of scripture, may danger talaga doon. Hindi man natin kagad makita ngayon. So, bakit natin hinuhold yung mga pinapasang mga katuruan sa atin through the faithful fathers na pinaglaban yung faith? Kasi we do not need to invent new things. So, maraming danger yung pag-iimbento ng bago. So, sa trichotomist view, later on lang yan lumabas. Bago lang din talaga siya. So, yan. Pero hopefully, meron kang idadagdag. Sige, si Monica muna. Tapos, si Arvin daw may dadagdag. Pas yung sa yoga lang ni Ate Josh. Although hindi naman ako nag-practice ng yoga, pero parang isa sa mga isa sa mga principles kasi 'di ba ng yoga, parang you have to empty your mind. Tapos mag-meditate ka on nothingness. So parang ano siya, yung sinabi niyo nga po, directly against dun sa instruction ng scripture na you do not empty your mind but you fill your mind with the word of God. And ayun, parang ginagamit na lang, dinadagdagan na lang din siya ng Christian para maging acceptable. Yes, kina-Christianize, which in reality, it's from other isms, diba? Yung mga
Hinduism. Hinduism. Ayun lang. Actually, they believe in mga mantra-mantra eh. Yung mga... ano? Ha? Manifest. Ayun, manifestation, ano? Parang positive mind. Maging positive ka lang. So, dinideny yung mga totoong nangyayari sa paligid, ano? Pinaglalaban. Arvin? Siguro pas yung regarding dun sa dangers ng, ano, ng view. Lakasan mo, bro. Siguro pas yung dangers ng view regarding sa trichotomy tsaka dichotomy. Ang question kasi dito, question ng Christology. Kung trichotomy ka, paano binubyo si Christ? Pinapart mo rin ba si Christ as soul, spirit, and body? Mm-hmm. Then, yung tanong, yung pagkakakilala ni Christ, nature of God, nature of man. So yung nature of God, i-divide mo as soul and spirit? Yun yung question para siguro sa mga evangelicals. Kaya ako pinapoint out yun, Pas, kasi sa dichotomy view, consistent. Nature of God, nature of man, hindi na natin i-distinct pa. Parang lahat ginagawang trinity, no? Kung ano yung pwedeng mahati ng tatlo, ang tawag nga nung isang nag-debate, trinity of trinity. Yung ano, lahat ng makitang tatlo, ano yan, blessed by the Trinitarian God. May mga ganun ako na-encounter before, pero salamat. Salamat doon. How do we view Christ? Kaluluwa, spirito. Sige. Si Paul. Ikaw na rin sa mga Paul. Tanong, Pastor. Hindi kasi ako familiar sa scripture kung meron ba siyang sinabi na merong masamang desire yung spirit or nagde-desire yung spirit na magkasala. Ang nababasa ko lang or ang familiar ako is yung desire of the flesh. Pero ang description sa spirit is spiritually dead. So, paano dapat natin isipin yung desire of the flesh? Yun ba ay desire din ng spirit mo na magkasala ka? Kasi di ba merong argument kasi na ano eh, in relation to this pala, ano yung view mo dun sa sinasabi na metaphysically, ang soul daw ay nilikha na mabuti? Ang soul ay metaphysically? Nilikhang mabuti. Hindi ako naniniwala dun sa soul ay nilikhang mabuti. Kasi nga, yung sin ay nagsimula kay Adan, may minana tayong kasalanan. At sinabi nun na yung kasalanan na yon hindi lang few yung impacted. All. Lahat ay bumagsak sa kasalanan. So ang tanong eh, nilikha ba ng Diyos ang kaluluwa na masama? Siyempre, hindi. Babalik at babalik tayo dun sa pagkakalikha kay Adan at kay Eva. Ginawa tayo na magkaroon ng maayos na ugnayan sa Diyos. Pero ang nangyari, dahil sa kasalanan, naapektuhan lahat. So, kaya ito rin yung ano eh, yung mga means of grace eh, binabalik yung mga nawala o yung nasira. So, yung kaluluwa eh hindi siya exempted sa corruption ng man. So, when man fall, every part of him fall. So, yun yung ano ko doon. Sige. Balo, Pastor. Di ba kasi kanina na ano natin na creationist, yung sa creationist view. Tapos, lahat ng ipinapanganak ay spiritually dead. Kasi hindi pa sila nare-regenerate. So, ay sorry, lahat ng pinanganak. Lahat ng mga bagong panganak or at least yung mga baby, we cannot consider them na automatically na regenerated spirit sila. So, ano yun? Implication ba nun na ang kinakaloob na spirito ng Diyos sa bata ay spiritually dead na spirit? Kaya yung sagot natin kapag merong bata na namatay sa ganung age, we trust God kasi we don't really know. Hindi ko masabi directly na sasagutin ko siya plain yes, plain no. I want to
again, leave that to God and trust God about the condition of ng bata. Pero malinaw sa akin na nilikha ng Diyos ang tao na makipag-ugnayan sa kanya. At kung yun yung nakikita ko na nawawala, doon lang ako babalik. So, medyo hindi ko siya directly masagot kasi may mga ibang bubuksan. Pero, yun, gusto ko lang din maging balanse patungkol doon na maging doon sa usapin na yun, pagkakatiwalaan ko ang Diyos. Medyo mahirap kasi nasabihin natin na by influence lang ng mundo, kaya naging morally corrupt yung tao. But I know the condition of everyone, we all need to be alive in Christ. Kailangan natin lahat yon. Bata, matanda, we need Christ. So, kaya kahit hindi pa nakakaintindi yung mga bata, sinasama na kagad natin sa mga pagsambay. Para yun yung kalakihan nila. So again, hindi ko alam kung kailan nag-start, hindi ko ma-define kung kailan, pero we know that every one of us is in need to be alive in Christ. Yung mga sa ganung age na hindi natin alam yung condition, we can trust God about their soul and them as a whole. So medyo mahirap siya talaga ang proposal. Pero kung may sagot ka, pwede. Wala. Share mo sa amin. So, pwede. Para naisip ko lang kasi, Pastor, di ba yung sa Psalm 51, yung confession ni David, in sin, I was conceived, yung parang, I was conceived in sin. Parang, na, doon pa lang, nagtikil sa isip ko, paano yun, or nagkakaroon ba ng corruption once na yung soul nag-unite sa body na linya ni Adam? Ganun ba? Kaya pag pinag-aralan natin yung original sin before, di ba, hindi mo lang tinatawag yung tao na makasalanan dahil gumawa siya ng kasalanan. Makasalanan na siya, kaya gumagawa siya ng kasalanan. So, bakit? Dahil sa original sin through from Adam. So, Adam and Eve. Ano yan? Question or dagdag? Follow-up na dagdag dun sa question. Ah, sige. Follow-up na dagdag? Hindi yan. Ano kasi, Pas, ang aware ako sa mga Presbyterian view, yung hold nila dyan, kung yung anak galing sa magulang na Christian, clear sa kanila, malinis yung ano soul. Yan yung danger eh, kapag ka dinedeclare agad natin na ano. Clear sa mga Presbyterian yan, Pas, kung galing sa Christian parents, malinis yung kaluluwa. Damay sila sa kaligtasan ng parents. Ngayon, kung hindi sila galing sa Christian parents, yun yung pangit. Automatic condemnation agad. Ako, malinaw sa akin, Diyos yung naglilinis at bumubuhay ng kaluluwa. Yun yung nakakatakot. sa hindi yung parents. Na-influensya ng ano, yung parents yung naka-influensya sa Presbyterian view. So again, hindi ko alam kung yung Presbyterian is nag-hold ng tradition. Or ano, creation. Pero pwedeng yun din, ano? Okay, thank you. Salamat doon. May tanong ka? Sige. Clarification last, lang. Last na question. Clarification lang po. Kasi di ba sinabi ni Augustine na our soul was created by and for God and is therefore never quiet till it rests in God. Ibig sabihin po ba nun, it affirms yung kataga na no rest for the wicked. Tapos kaya parang may meme kasi na or may joke na sinasabi na kapag heathen or hindi naniniwala sa Diyos, unbeliever, is hindi mo pwedeng sabing rest in peace kasi nga wala talaga silang peace dahil malayo sila sa Diyos. Tama po ba yan? Pero wag mong sabihin yun kapag may namatayan tapos sitahin mo sila. Kung mo sabihan yung kamag-anak mong namatay na rest in peace, din mang Christian yan. Pero we know na ganun. And that's the reason why we go further and reach out as many as we can din. No? Pero isipin mo yon. Alam mo yung ganun katotohanan, anong ginagawa mo patungkol dun? Anong ginagawa natin patungkol doon? Yung kaluluwa na hindi makahanap ng kapahingahan dahil hindi niya pa nasusumpungan yung Diyos, yun yung mga kaluluwang naglilibang dito sa mundo. Na parang nililibang yung sarili, dinideny yung reality ng pangangailangan nila, and nakikita natin na nagpapabaya. Pero for us who knows na walang kapayapaan para doon sa kanila nahiwalay sa Diyos, all the more na dapat tayong maging seryoso doon sa pagbabahagi natin ng ebanghelyo para sa kaligtasan, hindi lang ng katawan nila, kundi ng kaluluwa nila, which will be complete sa consummation.
sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, body and soul. Again, may priority lang. Kaya nga pag binabanggit sa Romans na makalaman, hindi lang sinasabi nun na masama yung laman. Ang sinasabi nun, pinaprioritize na yung laman kaysa sa kaluluwa. Which is hindi yun yung disenyo. Ang priority ay yung kaluluwa bago yung katawan. At hindi natin sinasabi na hindi mo less priority yung katawan, eh hindi na natin pahalagaan yung katawan kasi it work hand in hand. So, may ano pa. So, sige, tayo ay manalangin. So, ang babalikan ko si Deacon Manny. So, thank you dun sa mga tanong at sa mga discussion. Salamat sa Diyos. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga bagay na natututunan at dapat pa naming matutunan yung mga bagay na humahamon sa amin upang matulungan namin yung isa't isa sa mga pagdududa, mga pangangailangan namin, tulungan nyo kami. Dalangin ko, O Diyos, na maging mapagbiyaya kayo sa amin na yung mga natutunan namin dito is not for intellectual level lang, but help us to really, as we deal with the scripture, as we engage on the scripture, may we have a proper interpretation and proper application of the learnings that we learn from your truth. Salamat po, O Diyos. Pagpalain nyo kami na magkakasama bilang iglesia, dahilan ng pagsasama-sama namin ay kayo. Purihin ka sa pangalan ni Kristo. Amen.